So bali pang 9th place tayo mga kalapatid sa karera, sa pooling ano. So one lap lang yon. So pang siyam tayo sa lahat ng ibon na sumali mga kalapatid. So partida, eh kulang pa sa training tong ibon na to mga kalapatid ano. Ito yung ibon ni Sir Ronaldo na pinalaro sa atin. So thankful kasi expected lang namin ni Sir Ronaldo eh uuwi lang siya mga kalapatid. Kasi nga nakulangan tayo sa training, sa TOS. Pero unexpected, eh nag-clock pa yung ibon at pang 9th place pa tayo sa pooling mga kalapatids. So parundahin muna natin itong ano, itong mga Warriors natin pang derby. So actually mga kalapatids, hindi na ako nakapagbigay ng update. Itong mga pangkarpa natin pang next year pa, eh nasasabay na natin sa ronda. Pero may mga mangilan-ngilan pa na medyo mahina pa mga kalapatids. So sama-sama na itong pinapa-lowfly natin ngayon, yung mga pang-January natin, saka itong mga pang next year natin na pang karera mga kalapatids. Itong rumoronda na to, siguro nasa ano to eh, trentahan mga kalapatids kung di ako nagkakamali. Pero meron pa tayo dito naka-viewing na apat. So ito yung mga huling inakit ko dito na karpa banded. So pa-next year pa rin natin to mga kalapatids, medyo bata pa itong mga to eh. Siguro mga nasa 5 days pa lang sila or 1 week na binu-viewing natin. So medyo matagal pa silang lumipad. Kaya lang itong dalawa na to, eh yung isa na yan, itong ating anong kulay na nga nito, Danbar ba to? Tapos yung isa na yon, yun, medyo bata-bata pa din, pero nailalabas ko na. Bali yung karera pala kahapon, so kahapon yon kasi nga Linggo, abangan. So Lunes ngayon mga kalapatids, ano? Di na rin natin nagawa ng ano, ng video or vlog. Gawa nang umatin tayo sa Binyag mga kalapatid. Maganda pa naman natin ngayon, sarap magpa-lowfly oh. So matin tayo sa Binyag, hindi tayo nakapag-vlog or even nakapag-live kasi nga eh wala tayong kasama na nag-abang kahapon. Saka sobrang bilis lang nun mga kalapatids, almost 2 hours lang yung karera, yung lapit nun mga kalapatids. Eh hindi tayo nakagawa ng video, pero ganun pa man, good thing eh pang 9th place tayo mga kalapatids ano. Kaya kay Sir Ronaldo, shoutout sa Sir. So nagbigay tayo ng update sa kanya kahit nasa abroad siya. Mega sarap na lipad ng ibon no. So natutuwa si Sir Ronaldo mga kalapatids kasi nga unexpected yung ano, yung pag-clock ng ibon. So sa derby, asahan natin yun. Ikakarera natin yung mga kalapatid kasama ng mga ibang Warriors pa natin dito. Kaya lang nung last training natin sa kanila, nawalan tayo ng tatlo. So yung white flight natin, saka yung dalawang blue bar, nawala mga kalapatid. Kaya boss tayo ng tatlo. Unexpected ko dito mga kalapatid. Siguro mga estimate ko nasa 10 na lang yung pan derby natin. Pero syempre walang susuko mga kalapatid hanggat meron pa tayong ibon at hanggat medyo malayo pa. So kakayanin natin yon. So update naman dito sa test pair natin na binalik sa atin nung nakabili na ito. So until now eh, wala pa naman silang itlog. Ayan. Pero pares na sila mga kalapatid. Ito pinaris natin bandin bro ko. So ito yung huling update dun sa kay Sir kung mapanood mo man to. So okay na yung katawan ng ibon mo, okay na, tapos na sa molting. Hinihintay na lang natin sila mangitlog. Pero napapansin ko, nagbimate na sila mga kalapatids. May mga karagdagan tayong dinagdag ditong breeder natin. Eto. So kung tandaan nyo, ito lang, nakaraan lang. So binigyan tayo ng gift bird ni Sir Bryro, Lope Official. So ito, possible kasi hen eh. Akala ko nung unang dating ko, unang dating nito, parang kak. So comment nyo nga sa baba mga kalapatids kung kak to or hen. Pero possible parang hen eh, sa ulo. Pero sa katawan kasi, parang medyo kak siya. Kung kak man siya, small size lang. Ang pinaris, ang binangga natin, yung ano, yung Alphonse natin na pure. Na yan, galing kay Sir Nelson Chua, yung babaero line natin, mga kalapatids. Ayan. So actually, nung kahapon lang sila ano, nilagay dito. So hindi pa sila ganong ano, nagbimate. Pero di naman nagbubugbugan mga kalapatids, sinong good thing ano. So sa ibang mga breeder natin, dito, halos lahat may mga itlog, nagpipisa. So lahat ng ilalabas niyan eh panlaban natin sa apana. Maliban dito mga kalapatids yan, oh. Naglabas ng slate si leader mga kalapatids. Kung natatandaan nyo dati yung kapatid ni leader, so slate yung kulay nun. Si di ko natanda kung ano pangalan niya, nawala sa training natin sa series dati 3 years ago na yon mga kalapatids. Tapos ito yung ano, pang gift bird natin. Ayan, Basra cross sa ano, sa pooling winner, multiple pooling winner ng Gibara Brothers Lope. Kung napapanood nyo sila Idol Gibara,
So ito ang kak na to, mga kalapat, is yan, oh. Ito yung pang-gift bird natin sa December. Yan, dalawa na to, mga kalapat, is kaso commercial ring lang to kasi ala pang release ng Sing Sing that time nung nagsuksok tayo dito. So papag-gift bird na lang natin tong dalawa na to. Saka itong isang anak ni leader. Yan, sa mga nangihingi ng update, so ha, sa mga nangihingi ng update dito kay leader. So itong isang ibon na to, yung isang anak niya, healthy healthy yan, mga kalapat, kasi isa lang, possible hen pa, mga kalapat, is ano, eh papag-gift bird natin sa December. So titingnan natin kung anong date pwedeng magano. I-update ko na lang guys sa mga susunod na video natin, mga kalapatids. Yung dalawang anak naman dito sa US bird natin, eh nandun na sa stock loop natin. Ginawa na nating ano, future breeder. Pero yung isang anak din ito, ginawa nating stock bird. Eh na-breed na natin, mga kalapatids, dito sa bakanting cage na to. So pinaris natin siya sa ano, sa stitchel bout. Ayan. So yun yung US bird natin. Sa mata pa lang, kitang-kita na US bird, mga kalapatids, ano? Kasi nga, yung kulay ng mata nila, eh halos iisa. Bihira lang yung maglabas ng anak yung US bird natin na ibang kulay ng mata. Saka tingnan nyo yung tsura niya, mga kalapatids, yung ulo. Di ba? Mukhang imported talaga, mga kalapatids, oh. So, madaling makita, madaling maano dito sa loob po, yung US bird, yung imported. Gawa ng ibang itsura nila, mga kalapatids. And hen yan. So, naka-personal ni Sir, ano, Capistrano Loop. So, shoutout kay Sir Brown G, kaburo ko to. Yan, sa kanya galing yung parents nito, mga kalapatids, oh. Ayun pa lang natin sila nagawang, ano, mga breeder. So, pinagulang pa natin sila sa, ano, sa stock loop. Tapos dito, mga kalapatids, meron tayong dalawa ditong, ano, panot. Gawa na, ngayon, oh. Ayan, hindi ko alam kung binugbog ng magulang sa sobrang stress siguro. Ayan, pasintabi na po sa mga kumakain. Ayan, dalawang ano, meron ditong isang blue bar na white flight, saka isang checkered na white flight na lumusot na yung paa. Oh, ayan, oh, lumusot na yung paa, mga kalapatid. Oh, yun. Ayan, dalawa to, mga kalapatid. So, gagawin natin tong ano, flyer. Pang old bird na lang to, mga kalapatid. So, ito, papasukin na natin yung ano, bumaba na yung mga flyer natin. Papasukin na natin, hindi natin hayaan na tumambay sila dito sa labas. Patay, mga kalapatids, kak nga. Mali. So, tanggalin muna natin tong ano. Tanggalin muna natin tong alpons natin. Papresa natin to ng hen, mga kalapatids. Yan, yan o, yan ang regalo sa atin ni Sir. Ano, napakaganda, napakakinis. Pencil na white flight. Eto, papalitan natin, mga kalapatids, ng hen. So, paresa natin ng ano, isa pang US bird. Ayan. Meron tayong apat na US bird dun eh. Yung dalawa, kak. Etong dalawang hen, mga kalapatids. Ayan, sakto. O yan, isa nating US bird. Ayan, mukha nila. Pare-parehas, mga kalapatids, yung mukha nila, pati mata. Kagayang-kagaya dito sa mga breeder natin na to. Lalo tong nanay nila. Ayan, o. Tingnan nyo yung mata, mga kalapatids, o. Zoom natin, kung kayang palinawin. Yan, yun yung mata, mga kalapatids. Ayan. Tingnan nyo yung mata nito. Parehas na parehas sila. Ayan, saka itsura, yung ulo, yung size, yung body build. So parehas na parehas, mga kalapatids, kaya ito yung mga pinaparami natin at isusubukan natin dito sa Pilipinas kung kakana yung US bird natin. So ito mga to, mga kalapatids, yung mga hapahabol natin na breed gawa ng meron na naman nag-release ng ring dito sa kabilang club. So meron tayong susuksukan lahat ng to, pati yun nandun sa may kabila, sa may ano natin, sa may love birds. So lahat yun susuksukan natin ng pang apa. Kaya naging only breeding tayo, mga kalapatids, ano? So medyo maba yung breeding natin. Yung iba rito hindi na nabaklas, yung iba nakapahinga. Pero almost dito sa breeder natin na to, eh hindi na natin nabaklas. Gawa na sunod-sunod yung pag-release ng ring. Okay na okay naman yun, kasi nga eh hindi naman bumabagsak yung mga katawan ng mga kalapati natin. Kasi nga nagbibigay tayo ng pellet para yung katawan nila masuportahan natin, hindi pumayat. So continuous din yung pangingitlog nila. Katulad nga nito, ayan o, fertile na fertile yung itlog nung ano, itong leader. Pero meron pa silang anak. So ganun makikita at makikita natin. Sa ganun paraan makikita natin na healthy pa rin yung mga breeder natin kahit na nandito lang sila sa breederan, mga kalapatids. Pero after nung may suksok lahat nung pang-up pa natin,
So pagpapahinga din natin yan syempre, para syempre makalipad-lipad sila, bumalik yung kondisyon nila. Syempre hanggang ngayon stress pa rin yung mga yan. Puro pagsusubo sa inakay, puro pagbimate, puro pangingitlog lang ginagawa nila. Kaya syempre babalik natin yung lakas nila sa pamamagitan ng pagbibreak, paghihiwalay. Ibabalik natin sila sa stock loop, mga kalapat. So that's it for today's video. Maraming salamat sa lahat na na-update. Di na tayo nagbo-vlog, mga nag-PPM sa akin. Medyo busy lang. Syempre nga meron tayong baby. Lagi ko sinasabi, pre-pressure ko lang talaga yung moment na baby pa yung anak ko. Ah, syempre pag lumaki na, hindi na natin makakarga-karga, mga kalapatid, sa katulad ngayon. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan subscribe channel ko, Homie Pigeon TV. Click bell button para updated kayo sa mga video natin everyday. Hindi na everyday, every week. Minsan na lang din eh. Pero maraming salamat pa rin. Ingat.